galak tayong lahat. Si Hesukristo'y nabuhay na naig sa kamatayan. Aleluya, aleluya. Panginoon ang naghirang sa tinubos niyang bayan. Nagpupuring mga hinirang, masayang nagdiriwang. Magalak tayong lahat, si Hesukristo'y nabuhay na naig sa kamatayan. Aleluya, aleluya. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mga kapatid, tayo natitipon upang ipagdiwang ang pag-ibig ng Diyos sa pamamagitan ng ating mahal na pong Jesus Nazareno. Ang pag-ibig ng Diyos ang maghahatid sa atin sa kaganapan ng kagalakan sa buhay. Upang lubos nating matanggap ang pag-ibig ng Diyos, aminin natin ang ating mga kasalanan at humingi tayo ng tawad sa Diyos. Panginoong Hesus, Ikaw ang daan patungo sa Ama. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo Hesus, Ikaw ang katotohanang magpapalaya sa amin. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoong Hesus, Ikaw ang aming buhay at muling pagkabuhay. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng makapangyarihan Diyos. Patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, sa iyong kagandahang loob, pinabubuti mo ang masama at ginagawa mong maging banal ang mga dating alibugha. Makapiling ka nawa namin sa lahat ng iyong ginagawa. Makapiling ka nawa namin sa iyong mga handog na kusa. Ang iyong mga pinabuti ay huwag nawang magsawa sa pagiging matatag sa banal na adhika. Sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo ang lahat. Pagbasa mula sa mga gawa ng mga apostol. Noong mga araw na yun, pagkatapos ng mahabang pagtatalo, tumindig si Pedro at sinabi sa mga apostol at matatanda, "Mga kapatid, nalalaman ninyo na noong nakaraang mga araw, hinirang ako ng Diyos upang ipangaral sa mga hintil ang mabuting balita at sila na may sumampalataya. At ang Diyos na nakasasaliksik ng puso ang nagpatotoo na tulad natin sila'y tinatanggap niya nang pagkalooban sila ng Espiritu Santo. Iisa ang tingin ng Diyos sa kanila at sa atin. Nilinis din niya ang kanilang puso sapagkat nanalig sila kay Hesukristo. Bakit ba marunong pa kayo sa Diyos? Ba't ninyo ipinapapasan sa mga alagad ang isang dahalahing mabigat na hindi natin napasan ni ng ating mga magulang? Sumampalataya tayo at naligtas sa pamamagitan ng kagandahang loob ng Panginoong Hesus. Gayon din naman sila. Tumahimik ang buong kapulungan.
Nakinig sila kina Bernabe at Pablo habang isinasalaysay nila ang kababalaghang ginawa ng Diyos sa mga hintil sa pamamagitan nila. Pagkatapos, si Santiago naman ang nagsalita. Mga kapatid, pakinggan ninyo ako. Katatapos pa lamang isalaysay ni Simon ang unang pagkatawag ng Diyos sa mga hintil upang sila rin ay maging bayan niya ayon sa hula ng mga propeta. Pagkatapos nito ay babalik ako at muli kong itatayo ang bumagsak na tahanan ni David. Muli kong ibabangon mula sa kanyang pagkaguho upang ang Panginoon hanapin ng ibang tao. Nang lahat ng bansang tinawag ko upang maging akin. Gayon ang sabi ng Panginoon na nagpahayag ng mga bagay na ito mula pa noong una. Kaya't ang pasyakoy, huwag nating ligaligin ang mga hintil na lumalapit sa Diyos. Sa halip, sulatan natin sila na huwag kakain ng anumang inihandog sa Diyos-Diyosan. Huwag makikiapid, huwag kakain ng hayop na binigti at ng dugo. Sapagkat mula pa noong unang panahon, ang kautusan ni Moises ay binabasa sa mga sinaguga tuwing araw ng pamamahinga at ipinangangaral ang kanyang salita sa bawat bayan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Sa lahat ay pinahayag gawa ng Poong nagligtas. Sa lahat ay pinahayag gawa ng Poong nagligtas. Purihin ang Panginoon, awitan ng bagong awit. Panginoon, ipapurihan nitong lahat sa daigdig. Sa lahat ay pinahayag gawa ng Poong nagligtas. Awitan ng Panginoon, ngalan niya ay purihin. Araw-araw ang ginawang pagliligtas ay banggitin. Kahit sa ipahayag na ang Poon ay dakila, sa madla ay ipahayag ang dakila niyang gawa. Sa lahat ay pinahayag gawa ng Poong nagligtas. Panginooy, siyang hari, sa daigdig ay sabihin, sanlibutay matatag na kahit ito ay ugain. Sa paghatol sa nilikha, lahat ay pantay sa paningin. Sa lahat ay pinahayag gawa ng Poong nagligtas. Magsitayo ang lahat. Nang kabilang sa aking kawan, ako'y kanilang susundan. Alleluia, 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 Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayin rin. Ang pagpapahayag ng mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad,
Kung paanong iniibig ako ng Ama, gayon din naman iniibig ko kayo. Manatili kayo sa aking pag-ibig. Kung tinutupad ninyo ang aking mga utos, mananatili kayo sa aking pag-ibig. Tulad ko, tinutupad ko ang mga utos ng aking Ama at ako'y nananatili sa kanyang pag-ibig. Sinasabi ko sa inyo ang mga bagay na ito upang makahati kayo sa kagalakan ko at malubos ang inyong kagalakan. Ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo ang lahat. Magandang umaga po sa inyong lahat at maligayang pagdating sa tahanan ng ating mahal na pong Jesus Nazareno. Binabati din po natin ang mga kasama natin online, lalo na po ang mga may sakit at mga nag-aalaga sa may sakit. At mga kababayan natin, mga kadeboto natin, mula sa iba't ibang panig ng bansa at daigdig, na nais sumama sa pagdiriwang ng banal na misa dito sa ating simbahan sa Quiapo. Tayong lahat nagsisimba sapagkat sa ating pagsisimba, lalo nating binubuksan ang ating puso sa pag-ibig ng Diyos. Sapagkat ang pag-ibig ng Diyos ang nagbibigay kaganapan at kabuuan sa ating buhay. At ang pag-ibig ng Diyos na iyan ay matatagpuan higit sa lahat kay Jesus Nazareno. Kaya nga bigyan natin ng papuri, parangal at pasasalamat ang ating minamahal na Nuestro Padre Jesus Nazareno. Napakaganda ng sinabi ng ating Panginoon sa Ebanghelyo ngayon. Ang hatid niya sa atin ay pag-ibig. Sabi ko nga kanina, ang pag-ibig ng Diyos ang bubuo sa ating buhay. Aminin man natin o hindi, hanapin man natin ito o hindi, paniwalaan man natin o ito o hindi, ngunit tanging ang pag-ibig ng Diyos ang bubuo sa ating buhay. At kaya nga ito ang hatid sa atin ni Jesus Nazareno. Kaya nga sabi niya, kung papaano siya inibig ng Ama, gayon din iniibig niya tayo. Animo'y pinapasa niya sa atin, inililipat niya sa atin ang pag-ibig na nanggagaling sa Ama. At ito din ang pag-ibig na ating ibabahagi sa isa't isa. Hindi mo iibigin ng kapwa mo ayon sa pag-ibig na nasa puso mo. Sapagkat kung ganun daw po ang sukatan ng pag-ibig natin, darating talaga ang araw, kakapusin tayo. Kung ang panuntunan mo ng pag-ibig ay kung papaano ka mahalin ng kapwa mo, hindi ito kailanman magiging sapat. Kung ang pag-ibig mo sa asawa mo ay manggagaling lang sa pag-ibig niya sa iyo, magbibilangan kayo ng pag-ibig at gawa sa isa't isa. At darating talagang araw, magrereklamo ka at sasabihin mo, lugi ka. Dahil parang mas mahal mo siya kaysa mas mahal ka niya. Kung ako bilang pari po, sasabihin ko sa inyo na ang paglilingkod ko sa inyo ay nakabatay sa pag-ibig niyo sa akin. Baka dumating o araw, hindi nyo makita akong nagmimisa na rito. Dahil sasabihin ko lang, hindi ko na kayo mahal kasi hindi nyo rin naman ako mahal. Kung yung mga naglilingkod dito, ang paglilingkod ninyo ay nakabatay
sa pag-ibig ng mga pari o ng mga nagsisimba, baka hindi na rin sila sumipot isang araw dahil sabihin nila, lugi yata kami. Kung kayo din po, ganun din ang panuntunan nyo, sasabihin nyo, parang nalamangan kami. Magsusumbatan lang tayo at magbibilangan. Kung kaya nga't ang sinabi ng Panginoon, ang batayan ng ating pag-ibig, hindi yung nanggagaling sa'yo, hindi yung nanggagaling sa ibang tao. Ang batayan at bukal ng ating pag-ibig ay ang nanggagaling sa Diyos. Ang pag-ibig ng Diyos. At ito ang pinatotohanan ni Jesus Nazareno. Hanggang sa krus, alam niya, mahal siya ng Ama. Kahit dumadaan siya sa pagsubok, mahal siya ng Ama. Kahit sa paghihirap, mahal siya ng Ama. Kaya mga kapatid, tandaan po natin yon. Kapag kayo dumadaan sa matinding pagsubok, tumingin kayo kay Jesus Nazareno para maalala natin, mahal pa rin tayo ng Diyos. Aminin natin, pag dumadating ang sandaling tayo'y nahihirapan, nag-aalinlangan tayo, at iba sa atin siguro napapatanong, hindi na yata ako mahal ng Diyos. May sakit ako ngayon, hindi na yata ako mahal ng Diyos. May problema kaming mag-asawa, hindi na yata ako mahal ng Diyos. Nahihirapan ako ngayon sa kabuhayan ko, sa trabaho ko, hindi na yata ako mahal ng Diyos. Kung kaya nga't paulit-ulit si Jesus Nazareno na pinapaalala sa atin kung papaano ako inibig ng Ama, iniibig ko din kayo. At ito ang pinangahawakan natin, mga kapatid, ang pag-ibig ng Diyos. At ito rin ang nais natin suklian. Hindi natin matutumbasan ang pag-ibig ng Diyos. Kahit na buong araw kayong magsimba dito, kahit lumakad tayo ng palhod buong araw, kahit mamigay tayo ng lahat-lahat, hindi natin matutumbasan ang pag-ibig ng Diyos. Ngunit, hindi naman itong hinihiling ng Diyos. Hindi naman itong inaasahan ng Diyos na tumbasan ang kanyang pag-ibig, kundi ito'y suklian at ibahagi sa isa't isa. Kung ano ang makakaya natin, at ito'y nanggagaling sa kalayaan natin. Kaya nga't ang sabi rin ni Jesus Nazareno, kung tinutupad ninyo ang aking mga utos, mananatili kayo sa aking pag-ibig. Sapagkat mananatili lang tayo sa pag-ibig ng Diyos, masusuklian lang natin ito sa kalayaan. Hindi tayo pinipilit ng Diyos. Hindi ito kondisyon para mahalin tayo ng Diyos. Kung hindi kaya tayo sumusunod sa Kanya para lubos na dumaloy sa atin ang Kanyang pag-ibig. Walang makahihinto sa pag-ibig ng Diyos. Pero may makahihinto sa pagtanggap natin sa Kanyang pag-ibig. Kaya nga katambal ng pagtanggap sa pag-ibig ng Diyos ay pagsunod sa Diyos. Ulitin ko po, hindi ito kondisyon, yung pagsunod sa Kanya. Kung tayo, pag sumunod ka sa akin, mamahalin kita. Pag sinunod mo yung utos ko, iibigin kita. Hindi po ganun ang Diyos. Sumunod man tayo o hindi, mahal tayo ng Diyos. Tapat man tayo o hindi, mahal pa rin tayo ng Diyos.
Ngunit bakit kailangan nating sumunod sa Kanya? Para lalo natin matanggap ang pag-ibig na inaalok niya sa atin. Upang lalo nating maging lubos ang kagalakan sa buhay natin. Kaya't katambal ng pag-ibig sa Diyos ay ang pagsunod sa Diyos. Kaya nga sa unang pagbasa, nung nagkakaroon ng konting gusot sa simbahan, nagtatalo sila ano ba ang dapat gawin, pinaalala nila sa isa't isa, ipinaalala ni Pedro sa kanila ang utos ng Diyos na dapat sumunod sa Diyos para lalong maging ganap at lubos ang kanilang kagalakan sa simbahan. Opo, mga kapatid, ang susi sa kagalakan ay ang pag-ibig ng Diyos. At ang paraan para lalo natin matanggap ang pag-ibig ng Diyos ay ang pagsunod sa Diyos. Kaya't ipagdasal natin ang bawat isa na makasunod tayo sa Kanya. Kaya tayo narito ngayon dahil nais natin sumunod sa Kanya. Nais nating matanggap ang Kanyang pag-ibig. Nais nating panghawakan ang Kanyang awa sapagkat ito ang maghahatid sa atin sa kaligtasan, sa tunay na kapayapaan sa buhay. Kaya't sama-sama po tayong magdasal. Mahal na pong Jesus Nazareno, salamat po at palagi niyong ipinapaalala sa amin ang pag-ibig ng Ama. Ang pag-ibig na nananatili magpakailanman. Ang pag-ibig na hindi mapili, bagkus ito'y pag-ibig para sa aming lahat, kahit na kami makasalanan. Mahal na pong Jesus Nazareno, nandito po kami ngayon, binubuksan ng aming puso upang tanggapin ang pag-ibig na inaalok mo na galing sa Ama. At paglabas namin sa simbahang ito, nawa ang pag-ibig na iyan ang aming ibahagi sa aming kapwa. Nawa ang pag-ibig na iyan ang tumulong sa aming sumunod sa iyong mga utos. Mahal na pong Jesus Nazareno, salamat po sa pagpapakilala sa amin sa pag-ibig ng Ama. Katulad mo, kami rin sana makasunod tuwi na sa kalooban ng Diyos upang ang aming kagalakan sa buhay ay maging lubos at ganap. Amen. Magsitayo ang lahat. Minamahal kong mga kapatid, sinabi ni Kristo, kung mamamalagi kayo sa akin at mamamalagi sa inyo ang mga salita ko, hingin ninyo ang anumang loobin ninyo at magkakagayon sa inyo. Manalangin tayo ng may pagtitiwala dahil sa mga salita niyang nagpapasigla ng loob. Ang ating tugon, Panginoon, sumasampalataya kami sa iyo. Panginoon, sumasampalataya kami sa iyo. Ang ating simbahan naway maging isang tunay na pamayanang namumunga ng pag-ibig at kapayapaan. Manalangin tayo. Panginoon, sumasampalataya kami sa iyo. Ang mga hindi sumasampalataya naway makakilala sa Diyos sa pamamagitan ng pag-iibigan ng mga Kristiyano, manalangin tayo.
Panginoon, sumasampalataya kami sa iyo. Ang mga mag-asawa naway maging tapat sa kanilang pag-ibig sa isa't isa na nagpapatunay sa kanilang pananampalataya bilang Kristiyano. Manalangin tayo. Panginoon, sumasampalataya kami sa iyo. Ang mga may sakit naway maging matatag sa kanilang pananampalataya at manatiling kaisa ni Jesus kahit sa kanilang pagdurusa. Manalangin tayo. Panginoon, sumasampalataya kami sa iyo. Ang mga lumisan na sa buhay na ito naway magdiwang ng walang katapusan sa tahanan ng Diyos sa langit. Manalangin tayo. Panginoon, sumasampalataya kami sa iyo. Tahimik natin ngayong idulog ang iba pa nating mga kahilingan. Diyos na aming Ama, dinggin mo ang aming mga panalangin at puspusin mo ang aming mga puso ng iyong pag-ibig upang makapamuhay kami sa paraang kalugod-lugod sa iyo. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Magsiupo ang lahat. Alay na ito ang tinapay na nagmula sa pagpapala mo at tanggapin ang alak na ito, inuming inihain sa'yo. Mahal naming Diyos, inyong tanggapin ang munting alay mula sa amin. Buong puso namin hihintayin pagpapala na aming hiling. Magsitayo ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ating pag-aing ay maging kalugod-lugod sa Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong pag-aahin sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan, at sa buong sambayanang banal. Ama naming lumikha, sa pag-aahin ng banal na pagpapalitan ng iyong mga kaloob at aming alay, kami pinapagsalo mo sa iyong buhay na namumukudtangi at walang kapantay. Ipagkaloob mo ang aming pakikinabang sa iyong pakikisamang aming maasahan ay siya ring umiral sa aming pamumuhay araw-araw sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ngayong ipinagdiriwang ang pag-aain ng Mesiyas, ang maamong tupa na tumubos sa aming lahat. Siya'y talagang maasahan at ang katapatan niya sa pananagutan ay siyang bumago sa dating pamumuhay sa sangkatauhang namihasa sa pagkasalawahan. Ang dangal ng tao ay ganap na itinampok upang mamana namin sa pakikipagkapatid kay Jesus. Kaya ay kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoon Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kaitaasan. Magsiluhod ang lahat. Tuwing tayo nagsisimba,
inaalok sa atin ang pag-ibig ng Diyos sa pamamagitan ni Jesus Nazareno. Buksan natin ang ating mga puso. Sumunod tayo sa Kanya upang maging lubos at ganap ang ating kagalakan. Ama naming banal, Ikaw ang bukal ng Tanang Kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya. Pinaghati-hati niya yon iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, Tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman nang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, Tanggapin ninyong lahat ito't inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago't walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat. Sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan, gawin niyo ito sa pag-alaala sa akin. Magsitayo ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nakakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo'y mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig, kaisa ni Francisco na aming Papa, ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawan mo sila't patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawan pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa na mahal na Birheng Maria, ina ng Diyos, ng kabiyak niyang pusong si San Jose, ng mga apostol, ni San Juan Bautista at lahat ng mga banal, na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ng pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sama-sama tayo ngayon tumawag sa ating Ama sa langit. Ama namin, sumasalangit ka. Sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw. At patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami adya sa lahat ng masama. Pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian, ang kapangyarihan, at ang kapurihan magpakailanman. Amen. O Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyo mga apostol at ngayon sinasabi mo sa amin,
kapayapaan ang iniwang ko sa inyo, ang aking kapayapaan ay binibigay ko sa inyo. Tunghayan niyo po ang aming pananampalataya, huwag po ang aming mga kasalanan. Patawad po kung kami minsan nagdududa sa iyong pag-ibig at kapangyarihan. Patawad po kung kami sumusuway at hindi sumusunod sa iyong kalooban. Linisin niyo po kami, Panginoon. Pagkalooban niyo po kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan tayo ng kapayapaan ni Kristo sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan, magsiluhod ang lahat. Narito si Jesucristo, ang Kordero ng Diyos, na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapapalad ang inaanyahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na communion, sasagot po tayo na amen pagkasabi ng pari o lay ministers ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Sino man sa aking nananahan, mananahan din ako sa kanya. At kung siya'y mamunga ng masagana, siya sa Ama'y nagbigay ng karangalan. Mula ngayon, kayo'y aking kaibigan. Hinango sa dilim at kababaan. Ang kaibigay mag-aalay ng sarili niyang buhay, walang hihigit sa yaring pag-aalay. Kung paanong mahal ako ng aking Ama, sa inyo'y aking ipinadarama. Sa pag-ibig ko kayo sana ay manahan, at bilin ko na kayo ay magmahalan. Mula ngayon, kayo'y aking kaibigan. Hinango sa dilim at kababaan. Ang kaibigay mag-aalay ng sarili niyang buhay, walang hihigit
saya rin pag-aalay. Announcement. Pinapaalalahanan ng lahat na huwag maging kampante sa banta ng COVID-19. Bagkus, dapat nating pagpatuloy ang tamang pagsunod sa minimum public health standards. Pagsusuot ng tamang face mask. Pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ang lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar. Tanging sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor na Itim na Nazareno. Magsitayo ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, manatili kang kapiling ng iyong sambayanan na ngayon pinapakinabang mo sa iyong sariling buhay at gawin mong kami pasulong na makahakbang mula sa dati naming pagkamakasalanan patungo sa pagbabagong nagdudulot ng iyong kabutihan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Maraming salamat po sa inyong pagpunta dito sa Quiapo, sa inyong tulong sa ating simbahan. Mga pamisa, love offerings, online donations, sa mga nagdadala po dito ng bigas, dilata, noodles at iba pang pangayuda sa ating mga kapatid na nasalanta at nangangailangan. Ang debosyon natin sa Poong Nazareno ay nagtuturo sa atin magmahal katulad ng pagmamahal niya sa atin, lalong-lalo na sa mga mahihirap at nangangailangan. Ang hatid ni Jesus Nazareno sa atin ay ang wagas na pag-ibig ng Diyos. Ito ang magbibigay kaganapan sa ating buhay at kagalakan. Lubos nating matatanggap ang pag-ibig ng Diyos na iyan sa ating pagsunod sa Kanya. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayin rin. Mahal na pong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan ng may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo mga dala-dala nila mga imahin at dasalan sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maalala nila mga pangako nila noon sa binyag na ikaw ang kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain kayong lahat ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang ating misa, humayo kayo at baunin ang pag-ibig ni Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin. Pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan.
Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati ka namin.